grabe. Pero yung ano, yung sinabi ko kaninang special someone, totoo yun. Sana, maging kayo na sa totoong buhay. Hala, inamin na mismo ni Kalingap Dan kung sino ang special someone niya. At Kuya Brooks may mensahe, at sinabi na nakakagulat. Dahil may wish ito sa Dan at Joy Tambalan, ito ang gagawa natin ngayon na panibagong reaction mga kalingap. Dahil ito lang naman sa episode 3, ay ang pinakasinasabi ko na nagpakilig sa lahat ng ating mga viewers at supporters. Kamusta? Free ka ngayon? Wala kang pasok? Wala naman. Hindi naman nakakaabala? Hindi naman kasi wala naman kaming pasok. Walang pasok. So, okay lang ulit sama kita? Ha? Okay lang. Nakakabigla lang kasi hindi ko in-expect na malabas. Mag-aaya. Sanay ka na kasi lagi kitang surprise dito sa pagpunta sa apartment. Siyempre pag pwede ka. Okay lang. Okay lang. Tara. Tara. Pasakay ka dito. Thank you. At hindi lang po ito, naging trending na po agad ito. Kahit hindi pa siya umabot ng 24 hours, dahil umabot na kasi ito agad ng halos kalahati milyon ang nagiging views nito. Pero bago ko umpisahan, ay isang mapagpalang araw mga kalingap lalo na sa ating ama. Na si Kuya Val Santos Matubang, Bait Edna Vlogs, at Kalingap Rab. Dito kasi sa episode na ito mga kalingap, ay inamin na po kasi ni Kalingap Dan. Kung sino ba talaga ang special someone niya, at... Ay grabe! Kumaya ba akong kasal? Pero yung ano, yung sinabi ko kaninang special someone, totoo yun. Sana, maging kayo na sa totoong buhay. Isa pa sa nagpapagulat dito, ay ang mga sinabi ni Kuya Brooks kay Joy, dahil hindi natin ito po inaasahan. Napabor at boto pala siya sa Dan Joy Tambalan, kung ating maalala. Na matindi ang naging kwentuhan ng tambalan na ito. At siguradong marami talaga ang nagkagusto sa tambalang ito. Umabot na naman kasi ito ng halos 15,000 comments. Dito sa channel ni Kalingap Rab, ibig sabihin, ay marami talaga ang nagkakagusto sa tandem na Dan at Joy. Feeling mo naman safe kapag kasama mo ako? Ha? Ano bang ano, pakiramdam mo pag lumalabas tayo? Pangalawa na to, di ba? Kamusta yung first time? Masaya. Masaya? Masaya ka? So ngayon, kinakabahan ka ba? Konti na lang. Hindi nakatulad. Talagang ano, kabada. Ako din eh, konti na lang. Medyo kumakalma na yung ano, tibok ng ano, ng puso ko. So, ano ka na, naging komportable ka na. At dahil isa sa napansin ng iba, ay ang sinasabi dito na killer smile ng dalawa. Nakakakilig kasi talaga ang mga ngiti nila, lalo na kay Papa Dan. At kahit kay Joy ay kinilig din sila, lalong napabilib ang mga viewers at supporters nito noong sinabi ni Joy at Papa Dan. Na naging komportable talaga silang dalawa, inamin kasi talaga ni Papa Dan. Na ang binili pala niyang laptop, ay para pala ito sa special someone niya. Sino nga ba ang special someone niya? Siya lang naman pala ay ang kaharap niya na minsan na silang hindi pinagtagpo noon. Dahil alam naman natin na noong una, ay may kanya-kanya silang love team. At dahil nga sa nangyaring yun, ay na-e-bash pa nga si Joy dito. Dahil sa Dandith Tambalan, kaya naman mas lalo pang hinahangaan si Joy dahil sa episode na ito. Dahil mismo ang tatay ni Papa Dan ang nag-prank sa kanya. Si Joy, siya mas okay ngayon. Then, hindi pumunta, parang sumama doon. Punta ka sa kasi. Di ba, Joy? Pero dapat. Yeah. Dito ka. Natatakot na rin sa'yo. Hindi ko dapat nandita ngayon eh. Ba't bakit naman? Basta, kasi tanggat nga ako. Hindi ba ako Dan Joy talaga sa totoo lang. Hindi ba alam mo naman yun? Ayaw ko masana sa makita ng araw na ito. Naghanda ka nga, oh. Para sa inyo. Pamalay ko makasama ito. Ang alam ko, kayo-kayo lang. Ba't nagagalit ka kay Joy? Wala namang kasalanan si Joy sa... Hindi naman. Sa nangyari. Kasi lagi nga ako, di ba? Naintindihan ka. Pero ang talagang nag-usap dito na e-prank si Joy, ay syempre si Kuya Brooks lang naman at ang director na si Kalingap Rab.
Naging kitakot-takot para kay Joy ang pangyayaring yun. Pero, hindi pa rin talaga nagpapatinag ang special someone ni Papa Dan. Dahil sa mga binabato niyang salita, ay talagang napangiti na lang ito at idinaan na lang sa iyak ni Joy. Nakakayakay kasi kay Joy, hindi niya in-expect na ganito yung magiging approach mo sa kanya. Ito, nabigla nga ako, nabigla dumating yung special someone mo. Hindi ka naman nagpasabi ng chat pa, meron akong kasama. Ang alam ko, kayo lang. O paano ngayon yan? Eh, siyempre, kasinsa ka na ha. At totoo lang, binigla mo ako eh. Pero, bakit ka ba nangyari kay Joy? Ano bang dahilan? Wala naman ganyan. Nadami din ako to sa mga baser ni... Hindi naman kasalanan ni Joy yun. Bago nag-dungeon. Siyempre, minit. Hindi naman kasalanan ni Joy yun. Wala naman kinalaman. Nabash din naman si Joy. Pati yung nanay niya, nag-alit din naman sa kanila. Mas madami nga sinalumbash si Joy sa mga iba't ibang tao, diba? Pero, naiyak na sa si Joy. Hindi, sa totoo lang, talaga, ano, ayaw kong style yung dalawa. Para mong sumangalok ko kasi hindi ka naman ganun dati. Isipin mo, ang dami niyang marami dumaan sa kanyang pagsubok sa mga iba siya. Pero hindi siya wala. Hindi man lang siya nagsabi kay Kalina Prab na gusto niyang tumigil o umayaw. Eh di, kilalanin mo si Joy bago mo sabihin yung mga nalalaman mo. Hindi naman kasi lahat na nakikita o nababasa mo sa social media is paniniwala mo. Dito halos napaiyak ang mga viewers at supporters ng Danjoy Tambalan. At lalo pa silang napahanga sa ipinakitang ugali ng diwata sa kagandahan na si Joy. At kahit si Kuya Brooks ay napahanga dito, at ating napag-alaman na may wish nga agad ito nung nalaman niya na ganito pala ang ugali ni Joy Diwata. Ang wish kasi nito ay sana maging sila na sa totoong buhay. Kaya naman, hindi sasama ako siya kung ayaw, hindi alis na namin ni Joy. Umiyak si Joy! Kaya alamin natin ang susunod pang mga mangyayari sa susunod na episode. Kayo mga kalingap, sana ay magbigay kayo ng inyong komento at suhestyon para ating malaman ang inyong saloobin at damdamin para makarating sa Kalingap team at magawa ng aksyon ang ganitong sitwasyon. Bago ko po tapusin, ay isang mapagpalang araw mga kalingap, lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Kalingap Rab. Maraming salamat po.